guys! Welcome back to our channel! For today's video ay isang napaka-special na araw dahil ito ang birthday ng aking tatay, na aming tatay! Happy, happy birthday, Dad! Ngayon, we will give you a story. Hindi, isasama namin kayo kasi ngayon ang birthday niya and we will be celebrating his birthday. And dapat palagi natin silang inaalala. They may be gone from this world but never in our hearts. So yun, magkakasama kami, magluluto kami ng favorite food niya. Tapos kukwentuhan namin kayo para mas makilala nyo ang aming tatay, kung saan to nanggaling. Nanggaling pala ako sa nanay ko, pero together. So yes, happy birthday, Dad! Today is September 23 and yun ang kanyang kaarawan. Happy birthday! We love you! In heaven, our angel. Bata kami, si Mama ang lagi nagluluto doon sa Bahrain. Ikaw nga dito! Bago siya umalis, nag-request siya kay Mama ng favorite niyang pagkain. Biryani. Chicken biryani. Yes. Kaya ngayon magluluto kami. Actually, kahit sa Bahrain, si Mama ang nagluluto ng food niya. Every day. Parang fiesta. But this time, I'm going to cook it with Ivana. Ma, kala ko naman may maganda kang sasabihin. I'm going to cook it with love. With Ivana. With you! Kailangan ba natin yes. ng love para ano? Oo naman, love is important. Ang pagkain, kailangan laging may puso. Magluluto kami, mag-prepare kami. And we want to tell you a story. Tinim ho ko, lola na ako. That's ano? Lola ka naman talaga ni Gib-Gib. Talaga. Papakilala namin sa inyo si Dad kasi hindi namin siya lagi nakukwento sa inyo. But today is his day, so we will do... Oh, come on. Is English? Actually, kasi si Dad, Englishero. Kaya ako dati Englishero, kaso ngayon, nakakapasma pala yun kapag ka hindi mo nagagamit. Oo nga, that's why I'm really good in it. Dati with a British accent. Yeah, because I go to the British school, but yeah. Then I become now, tambay. Pare! Sorry. Now, abnormal na ako. Wala na. Alika na. Mana pala ako sa'yo. Oo. Ito, pangatlong, ano, tambay girl. It's a English speaking. What's up? What's up? Pareho-pareho kami ng tatay, guys. Alam ko hindi. Talaga mukha. Alam ko hindi. Bakit yung kamay natin, o, tingnan nyo, di ba? Iba-iba, o, pare-pareho ba yan? O, ano iba-iba size. O, ganun lang yun. Ganun din sa mukha ng tao. So yun, sa mga nagtatanong kung iba-iba kami ng tatay, yung ate ko, ako, si Hash, si Mona. Hindi makilala. Mukha lang akong, ano, pero hindi totoo yun. I'm one-man woman. Ah, English yun, no? Wow! So, ito si Moana, ang bunso ng aming dad. She is the... What you call actually, it? Actually, the masterpiece. Wow! Talino. Nakuha niya yung ganda. Nakuha niya yung brains. Tapos ito, practice. Practice sa masterpiece. Papakita ko sa inyo yung alawang pinraktisan. Ang aming brother. Kaya medyo ano... Medyo kakaiba. Ako din kakaiba. Buang. Ito na yung ano. Ito yung pinali na amazing. Buang yan. Din naman ako. Wow. Lahat naman tayo buang. We're all buang together. Sana all. Pero sana all matalino. Tas maganda. Tas brainy. Wow, dami na na. Sana tinitingnan mo yung face. Okay, you look. Ganda. Oh, my daddy is very smart. He is the one who invented the eternal calendar. Kaso nawala sa amin yun eh. Yung ano eternal? Kahit kanununuan mo, kalululuhan mo, updated siya. Eh ano yung internal? Okay guys, so lulutuin namin ang favorite pagkain ng aming tatay ni Dad, ang chicken biryani. So okay. Ito ang professional ni Ma'am. Kahit nakapikit siya, kaya niya lutuin. Wow. Pumikit ka! Curry powder. Kailangan lang ng 2 spoons of curry powder. Turmeric powder. Good job. Sa kutsara at kalahati. Na turmeric powder. Tapos, konting black lemon powder. Paano ka natuto magluto niyan? Tinuro ka ni Dad? Hindi. Tinanong ko lang yung kakilala ko. Sabi niya ganito. Kasi wala pang mga YouTube recipe nun dati. Di ba sa libro, nagbabasa mami? He would buy you. Hindi naman nagbabasa yan ng libro. Kaya ako marang magbasa eh. Pero ano tayo? Kaya ako nagbabasa. Ba't pa ako nagbasa sa'yo? Isang kutsara kasi. Hindi mami mga cooking book siya. Pero hindi niya binabasa kahit may cooking book siya. Parang ako. Kalahating kilo. Chop niyo lang sa half. Ay, hindi. Sa quarter. Kalahating kilo. Basta ganun. Basta ganun. So ganyan yung itsura. Tapos, lalagyan nyo ng tubig. Kalahating tasa. Yan. So, it's gonna look tapos, like that. Tapos, natin na suka. Dalawang sandok. Kalahati? Dalawang sandok. Buti hindi siya maasin. Tapos ngayon, nilagyan ko na ng asin. Hinahalo na yan. Ay! Ay, naman eh. Huwag naman! Para maganda. Ulo! Kaya pala, masarap mo yung nakaharap. Kaya pala!
flavor. Kaya pala, main love sa yung tatay eh. Galing, yan ang paborito namin dati. Yan talaga the best. Yan ang laging nire-request ng tatay ko, ang kamay. Mama. Mm. Dadagdagan ko pa siya ng isa so, pa. So yun ang secret recipe mo, ang iyong kamay. Wala kasing hawak ng suka. Paano magkaroon ng masarap na kamay, ma'am? Wow! The secret! Kailangan, lalabas sa akin. Lalagyan nyo siya ng chicken. Ano yan? Chicken. Marinate? Ano ko siya, papakuloan ko siya. Dapat mag-ano ka ng cooking channel mo. Ilalagay mo siya sa apoy ng 40 minutes. Papakuloan. Good job. Oh, yeah. Wow, always wash your hands. Very Ooh. Good, mom. Ganda mo. Parang hindi niya nagini. Kami ni brother ang mga samples. Tapos, datang utak, ngipon. Oh, yan yung masterpiece, yung improved version of all of us. Genius daw yan. Wow, genius! Ganda pa, genius! Ay, mag-aaral sa Harvard, yung mo, ang laki ng ulo. Malaki kasi utak mo, matalino ka. Wow, hindi ko lang matutuwa ka sa sinabi mo. Ganda pa. Sana all. Meron kayong Harvard sister? Ma-rate mo nga yung ganda namin. 1, 2, 3. 1? Wow, 1. Highest daw. 1. At sino pinaka nakakakuha ng utak sa amin tatlo? Yung nasa gitna. Oh. Sino pinaka nakakakuha ng ano? Ng ganda. Sana ako. Pero nakatingin kay Mona. No, no. Ito. Si Mona eh. Sino yung nakakuha ng ano? Galing. Ang ganda ni ate. Madiskarte. Importante sa buhay. Ma. Bigyan mo crown na madiskarte. Chene. Madiskarte sa life. Button nyo, Ivana, for discarte. Ma'am, sino pinakagwapo? Ako! Maganda yun! Ako, ma'am! Ako! Walang nakuha! Ako? Ako, pinakagwapo! Si Adeline! Ma'am, sino pinakagwapo daw? Hindi ka ba napapagpuhan sa swag ko? Minaka-point naman ako. Ouch! Pinaka-matalino siya, yung ate namin, yung pinaka-panganay. Tapos, ginagaw ni Mona. O, inagaw niya. Sorry! Pero hindi ako naniniwala, si ate talaga pinaka-matalino. Loob! Humble! Humble na matalino! Kasi, hindi ko din alam bakit. Mami, may last akong tanong. Sino ang pinakamukha ni Dad? Si Amira. Hindi, ikaw. Tatlo nga lang kami choices. Kung paano nga rin ni Dad, diba? O sa aming tatlo? Sige na. Wala eh. Not super, but the closest. The closest. Ako na naman? Bakit lagi na lang ikaw? Ako ba yung pinakamukha? Makamukha ako kaya si Dad. Nakita mo yung mata ko, green eyes. Yung tatay kasi namin, green eyes. Kaso walang nakakuha, lakas ako meron. Naka-contact lens lang ako, brown. Oh, talaga. Para hindi kayo mag-feel out of place. Oh, talaga. Yun sana yung favorite namin ni green eyes. Ma, bakit di kami nakapag-green eyes? Hindi daw pareho ng dugo. Hindi, malakas kasi ang dugo mo. Kita mo yung mukha ako, naging mukha mo. I want my dad's eye. Okay, ganda talaga ng mata niya. Green na green. Parang pusa yung mata niya. Parang si Megan Fox. Wow! Kanin, nagluluto ka ng kanin. Itong bigas na to, basmati rice. Meron tayong raisins, cashew na pinrito, fried potato, caramelized onion, and then ito na ang ating. So kaya siya naging color yellow is kasi meron siyang turmeric powder na hihaluin mo sa water. Ito na yung chicken kanina na pinakaluan natin with all of the spices. So our next step for the chicken is ipiprito na natin siya. So, i-mix na namin yung mga pinakita namin yung mga ingredients sa inyo. First, ilalagay ni Moana ang onions natin. Papakita ko lang yung itsura. Ganyan, chene. Okay, bro. Ayan, magpatalo nyo. Sabi nga ni ma'am, kamay ko daw. Kaso yung kamay ko, di masarap tulad nung kay ma'am. Dapat kamay ba? Ala! Ano ba yan? Napakagaling! Ayan no, taga-ubos. Dito matulong. Kain mga so, kain. Next, nagprito kami ng cashews. So, ilalagay na natin yan. Depende kung gano'ng kadami. And then, yung ating raisins. Yes, ma. Tapos, imimix mo lang siya. Ah! Ay, wag. Nadinig niya ba yun? Nakakalat mo lang dyan, hindi. Ay, hindi siya ginaganon? Mamaya pa yung pagluto na. Hindi pa siya luto. Hindi pa. Pwede yung pesa ko yan. Yan. Ginagalan to siya. Oh, kasi! Sorry, Chef. Gulat ako to. Sorry, Chef. So, yun. Ito yung favorite dish ni Dad. Yung pinrito namin yung chicken natin. Kanina yung niluto sa curry. So, ngayon, ilalagay na natin siya dito sa pot natin kasi... Ano naman siya damit mo? Wala yan. Sabi, ba't ikaw pwede kamay mo pag ako tong? Ba't ganun ka? Bumusan mo na ako kamay eh. Pero ba't ikaw? Sino ginagano mo? Maganda o kaso?
Yan. Grabe. So ngayon, ilalagay na natin siya. Sanda ha, kasi magkakakalas-kalas na sobrang lamot. So darating din yung ate namin mamaya-maya. Sobrang tender. Yan, ngayon, lalagyan na natin. So yan. Ano siya? Parang all-in-one pot. Ganun. Ito, tatapan na natin. Tapos, 20 minutes. This is thin. Oh, for another 20 minutes. Oo, sa mahinang apoy. Ah! Ah! Ay, sinatapin ko pala. Sana ko rin mo si ate. Sa'yo mga baboy. Oing, oing. Ay, click! Bagay sa'yo. Sige, di ko mamarahin yan, ha? Do you miss Tita Ivana? Parang di ka sure. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Show your nose. Galit ata. Show your nose. Parang... Galit yung ngiti niya. Parang titiri siya sa ginagawa natin. Gusto pala niya ganun, yung galit ka na ano. Yung palang gusto niya. Wow! Dad. Diba lagi tayo kumakain in the restaurants with Dad? Kasi foodie. Pag nung wala lang si Ma'am, wala na kami luto. So, tayo palabas kami. Tapos kumakain kami every week, ano, nandito siya. Ako yung memory ko kay Dad, tumawag siya sa akin, tapos nag-text siya na nasa hospital siya kasi nag-vacation siya nun sa Subic. Nasabi niya, Mariam, I'm in the hospital, naku-confine ako. Can you come pick me up? Parang ganun. Sabi ko, oo naman, eh, may taping ako nun. Kaya pag may taping ka, hindi ka pwedeng umalis. Pero, so sabi ko, Dad, makakapunta ako pag pack up ko. Eh, napack up ako dun mga 2 a.m. o 3 a.m. Tapos, after ng 3 a.m, dumiretso kami sa Subic. Pero, na-hospital siya nung morning pa lang. Tumawag ako kay Mama. Sabi ko, Ma, tara, punta tayo Subic kasi sunduin natin si Dad kasi na-hospital siya. So, sabi niya, Mama, o sige, lalakad na kami. Kasi sabi ko, Ma, parang iba yung feeling ko. Di ba, Ma? Iba. Akala ni Ma'am kasi parang susunduin or ano. Sabi niya, hindi, dito na lang. Antayin na lang daw niya dito sa hospital dito kasi nakapag-set kami dito sa BGC. Sabi Ma'am, dito na lang. Wala kang feeling nun? Actually, nag-flash siya dun sa cellphone ko. Mukha niya talaga. Pero buhay pa siya nun. Nagulat ako, papauwi ako ng bahay. Mukha niya lumabas. Sabi, bakit nagkaganto? Ba't mukha niya? Yung pala. So, nag-iwalay kami. Kasi ako from taping, dumiretso ako dun. Tapos si Mama, nag-drive sila. May apat, pati yung ate ko. Nauna humalis. Mas malapit yung shooting area ko sa Subic. Pagdating nakakatawa kasi sa... Sabi yung mga doktor, huy, ayan yan, sa probinsyano yan. Yan yung anak ni sir. Sabi ko, ha, paano yung nalaman? Eh, kanina pa pinagmamalaki ni sir na nasa probinsyano ka daw. Hey, natouch ako doon. Alam niyo naman, nasa probinsyano, sexy yung role ko doon. So, the point na parang tinanggap niya na proud siya sa akin. Pinagmalaki ka pa niya. So, pagdating ko, umupo siya. Sabi niya, pa-picture ako, Mariam. Sabi ko, bakit? It's me, your daughter. Ganyan. Pero nag-picture kami, tapos umiga na siya. Sabi niya, I'm so proud of you. Sabi niya, excited na ako umuwi kasi pauwi na siya ng Bahrain. Tapos sabi ko, Dad, kasi tigil mo yung mga bisyong-bisyong bawal mag-ano. Nangirilo siya. Sabi ko, tigilan mo na yan kasi, di ba parang kumaling ka agad, ganyan. Sabi niya, oh, never, never na talaga ako ninigirilo. Yung pala kasi, wala naman ko na sa heaven, di ba? Tapos, after nang sabi ko, sige na Dad, darating na yung ambulance, lilipat ka na sa BGC. Nagkwentuhan pa kami na excited siya, tapos masaya siya sa amin, namimiss niya kami, bibisita siya agad sa amin, and mag-i-stay siya sa amin. Tapos after nun, nasabi ko, sige Dad, ayusin ko na yung ano, kasi nandun na yung ambulance, kailangan ayusin para makalipat agad siya. Tapos mas magandang facility. Tapos paglabas ko, wala na. Talikin mo lang ata. Nanantay niya ako tumalikot. Nagkalipad mo lang. Kami nga nasa parking, hindi na namin inapit. Oo, nasa parking. Dinatawagan ko na sabi ko, Ma, bilisan nyo na kasi... Tawagan ko na kami papunta ng hospital. Nakita naman si ate nasa lapag ng hallway. Nandun ako na po ayaw. Narealize ko din ako. Kaya yung advice ko sa inyo, dapat habang buhay ang parents nyo, o may kaaway kayo,
huwag mo antayin na mawala yung tao. Just forgive and always love that person and give time. Huwag kayong magte-text sa isang tao na dahil nasa hospital. Dapat before that. Yun, I think that's important na lagi dapat yung kinakamusta yung mga friends nyo, yung mga loved ones, yun. And tell your mother, your parents, I love you. Do you say, ma'am? You can say, I love you too, ma'am. I love you. Tapos after nun, doon ko na-realize na sobrang importante ang family kasi sila lang yun nandun. Meron kasi siyang ticket papunta sa Bahrain. So yun yung ginamit niya. Naka-freezer na siya. Tapos pumiyahe. Pero alam niyo na ha yung araw kung kailan? Pero ano? Ewan ko. Hindi ako minulto. Ako minulto. Kwento. Ano ginawa sa'yo? Lagi ang may bulaklak sa tabi ko, nakakatakot. Baka yan ang pabango mo. Oo, yun na hinahabol. Nahawakan siya ni Dad sa panaginip. Ay, oo, hinahabol niya ako sa panaginip. Di ba masama yun? Namdalaw ka ni Dad, ikaw na. Tumatakbo ka, ma'am? Nakbuhang ko lang tayo. Buhay na buhay. Hinahabol ako. Ano ko lang na ito? Could you see that in your dream? Siya, Mira. Ba't ang tagal ni Mira? Oo, wala akong maalala sa mga dream ko. I felt parang I missed a big opportunity kasi I didn't get to say goodbye like you did. But of course, alam ni Mona at ni Amira rin. At ni Mona. But I think I know that he knows that we loved him and you know. I know, he know. Actually, kasi ako dumating ako dun, very lucky. I don't know why. Yung BP niya ba bumagsak na nung umaga tapos? Wala na nung gabi. Diba ang perfume sa kanya kasi gift ko sa kanya. Kasi lagi niya tinuruan sa akin na whenever I see you, dapat always give something for your parents. Parang gift. You never come empty-handed. Hindi kailangan mahal na regalo. Basta yung thought na maalala mo yung tao. Yun, gusto ng dad ko yun. Pagdating ko doon, binigay ko sa kanya perfume. Tapos tuwa siya, inaamoy niya. Tapos namali ko nung wala. No? Yung sasabi ng doktor, naantay ko lang nung. Kaya hindi siya umaalis. Sabi ng doktor, umupo siya. Sinabi ko sa kanya, bawal siya umupo. So talagang pinilit niya, ano? Kasi alam niya na last, ano niya na yun. Pero I'm happy kasi I know na I did my best for Dad. And I know that all of them, sobrang walang nagsungit kay Dad. O, nagpakita na masama. They all love Dad. What were you saying? That's why, of course we love. That's why as soon as we heard, yeah. Pumunta agad kami. Ayaw kasi ng biyahe. Alam mo naman bago ka makarating. Mm-hmm. Pero hindi ko sinabi kay Dad na parating silang lahat. First time lang namin magre-reunion na kumpleto kami, pati yung ate ko. So yun, hindi niya alam. Tapos pero tingin ko alam niya yun kasi, alam mo, tanda mo, ang tao pag namamatay, nandiyan lang yan eh. Paligid. Kaya kinabol. Guys. Huwag na kayong mag-intay, syempre na yung loved ones show your love. Mawala bago kayo mag-show ng effort and love for you. Oo. Ngayon pa lang, kumbaga, habang buhay ang tao, ipakita nyo na yung love. Kasi, hindi na maganda. Love you, Mona. Love you, ma'am. Love you all. Ba't ako love you, ate. Love you, love you. Ayaw din nito nagsasayo ng pagkain, di ba? Oo. Ma'am, sabihin mo yung sa isda. Pag kumakain siya ng isda. Kapag pinasok niya sa bibig niya yung tinik, ay yung isda, paglabas, alam niyo. Parang pusa. Paano? Di ba ganyan mga pusa? Hindi ko kaya. Hindi ko nandidinig. Kaya ng pangang. Kasi si ma'am lagi natidinig to. Sabi niya yung tatay mo. May paglabas siya yung talaga sa ulo. Pati mata, kinakain niya lahat. Kasi ayaw niya tatapon. Paborito. Oo, na pinakain niya ako ng mata. Nagustuhan mo. Hindi ko kaya gusto. Pero sinabi mo lang sa kanya para maging proud siya sa'yo, no? It's nice. Ito yung paborito niyang cake. Anong ang cake? Tiramisu. Yan. Tiramisu? Ito yung ate namin. Parating siya. Kasi galing siyang work. So, show your love to your loved ones, huh? Wow. What's your message to Dad if Dad is in there? Oh, out there. In there? In where? Yes, pinapatawad kita at patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa'yo kasi it takes two to tango. Ayaw mo na kasi ako inahabol ka niya. Muna ako habulin, eh. Huwag na. English, baka hindi siya mo siya ng Tagalog. Ma, di ko maintindihan nun. Oo nga, English. One more, one more. Stop chasing me. Oh, wait lang! And I forgive you, you forgive me, you because forgive we tango, ganun? It takes two to tango, so I forgive you, and you forgive me. Oh, hindi, love ka ni Dad. Actually, love niya na ako, alam ko. Tsaka love ni Ma'am, kahit gagawin yun. Kasi si Ma'am, laging kala mo, bad girls. No, pakita bad girl lang yun. Alam yung, namin lahat din, yung exterior si niya. Si Ma'am ako nga rin di umiyak, pero pag talikod niyo, iyak siya. Gulat siya, ba't alam natin? Ikaw, Mona, what's your message? I love him and even though I didn't
yung hindi kami magkasama sa ibang bahay, I still got to know him, and actually isa sa mga memory na hindi ko talaga makalimutan was in-invite niya kami ni ate to eat outside. Dinala niya tayo sa Mediterranean ba yun? Yung restaurant. Oh, gusto niya sa Makati. Sa SM Aura? Ay, hindi yung Aura. Rosin? Makati! Tapos, power nung nalaman niya, rapwell. Yun nga, alam niya na diabetic ako. Dinala niya ako to buy foods na pwede sa akin kasi syempre, at that age nun, sabi niya sa akin na gusto niya makatikim ako ng sugar-free. Actually, dun ako first time ako nakakita ng healthy options was from dad. And then, parang na-appreciate ko yung thought na iniisip niya yung gusto niya makakain ako ng masarap. Tsaka nag-research siya kung anong gamot nakikita ko. Lagi siya pinag-aaral. Yun, sobrang na-appreciate ko yung thought na iniisip niya ako. I love you, Dad. Dad, there in heaven. Ay, ayun, no? Alam, ma'am. Ano lang nakikita mo? Abulin ka talaga nito. Niloko mo. Wag ka. Peace tayo. Alam mo naman takot ako sa mga ano. So I hope you're proud of all of us kasi you raised us well with strong family values. Tinuro niya sa amin. Which is why I think we are all so close to each other and you know we value family so much. So I love you and I hope you're proud of all of us and we all love you so much and we miss you, Dad. Ma, ano to? Oh, to guys, evacuate muna. I love you, Dad. Thanks for raising me and for making me. Alam naman ni Dad yan. No, lagi nga sinasabi, ikaw yung magiging parang tatay nilang lahat. Kasi sobrang, parang talagang tatay. Responsible I'm, one. And then I'm the lawyer of everyone. Kapag in... Oh, my gosh! Kapag in... Oh, my gosh! Kapag in... Oh, my gosh! God, may bomba! Oh, my God! Birthday lo lo sam sam yay happy birthday lolo sam nalang ito sa iyo sis do you have a message for that happy birthday and so sure to what's your message for that hi I hope you're happy walang gayon yeah. Uy, siya yung naging favorite ng dad. Come on! Help me! Yeah, my message is thank you for making us so growing, resilient, and... Oh my gosh, ano yung resilient? Resilient! Kasi mo na genius, alam niyo mo ano yung resilient? Mom, alam mo yun. Ano yung resilient? Malakas na loob. Strong heart. Why have to give us hard time? Hard time? Why have to give us hard time? Wait, si ano, kung di nyo alam, siya yung pinakamatalino. And I hope you all make you proud in our own unique ways. Mimic? Mimic? Tommy nga na. Mariam, I think... Ang galing kasi mag-English nyo ni. And I'm a resilient woman. I'm a very unique in unique ways. No, why this? Light this off. Okay, guys, say bye. Bye. Thanks to our athletes. Bye. Take care, everyone. Keep safe. God bless. Love you, guys.